Last Sunday, ay meron tayong tatlo point na pinag-usapan about the mark of a true disciple. Ano ulit natin? Kasi may kalungkot po yan. Pinag-usapan natin na ang totoong tanda ng isang disipulo. Disciple means disciplined people or yung mga tao sumusunod sa Panginoon Jesus, pananampalataya sa Panginoon. Pero merong tanda. Ang unang tanda na pinag-usapan natin, the mark of a true disciple is, a true disciple is connected to the Lord. Tama? Kasi alam na naman disciple ka, hindi ka naman connected kay Jesus. So, kanino ka disciple? Simple as that, no? Make sense. Mayroong sense siguro yun, no? Sensible siguro yun. Dapat, kung talagang disciple ka, saan ka connected? Bakit ka naging disciple ni Jesus kung hindi ka naman connected kay Jesus? At para makakonect tayo sa Panginoon, alam natin, tinagam natin siya, bilang Panginoon, alam ang lutas, ang ating buhay, ang buong puso, at mula noon ay nakakonect na tayo sa Kanya. Number two, pinag-usapan natin, a true disciple is connected to the church. So, the church, ano ba yung church? Yung church, sabi niya, I will build my church. So yung church, sabi niya, I will build my assembly. Ang church ay assembly yan. Assembly ng mga tao, na hinugasa, ng banal, ng dugo, ng Panginoon. Wala sa pagbablahi, lipi, di ba tayo? Pagbablahi, kung ano, pinagdaanan, kung ano ng background. Then, nakasuntong tayo ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. At once na nagkakatipon tayo, kahit nasa bahay tayo, sabi ng Romans 16 verse 5, pinapatiin mo yung mga pictures na nasa bahay. So, a church is not a building, ang church ay tao. Okay? Para mo, kaya lang, di ba, na nasanay na rin tayo na, saan ka pumunta sa church? Nakapag-church ka ba? Siguro, well, okay na rin. Palampasan rin natin yun kasi, ibig sabihin doon, may mga tao doon na kasama mo na they belong to the church. So, kung tayo po ay totoong disipulo, dapat connected tayo sa church. Talagang, huwag natin sabihin na, hindi, connected ako sa Panginoon, wala naman po alam sa church. O, hindi pwede gano'n, no? Kasi sabi ng Lord, meron pa akong mga tupa na wala, hindi ko masama ngayon, wala sa akin kulungan. At sila ay nadalik po sa akin. Tayo yung mga Gentiles, na itil, na nakakilala sa Panginoon tayo o yung church, you know, sa Amerika, ilan ba ang kontinente? Ito, tama, anong kontinente? Europa, Asia, America ba? America, Australia, Canada, Africa, tama? No, seven lang eh. Tama, Antarctica ba ang kontinente? Tama. So, America lang. America. Again, America. North America. South America. Asia, Australia. Africa, Europe. Antarctica. Pito. Seven continents. Dadalo yung church sa seven continents kung merong tatlo o tamilang Lord. Two or three gathered together with my name, I am in their midst. Nasa gitna na nila ako. So, hindi kinakailangan sobrang dami para tabagin yung church. Yung church na pala yun. You know? So, kung merong dalawa kang kasama sa pag-itipon, ikaw na yung pastor church na yun. Remember mo dalawa. So, pwede kong church yun. Nasa bahay kayo, lima, ito. At dapat kasama tayo, connected tayo sa church. Halimbawa, nalito tayo, bakit tayo nalito? Gusto natin kumunik. Kasi ang tao ay naghahanap ng koneksyon sa mga tao, tama? So, ang tao ay nasa church, ang church ay tao. Okay, so, a true disciple is connected to the church. Number three, a true disciple is connected to their mentor, sinabi natin, to their mentor, teacher, or leader, o kasama sa cell group, o care group, ang tawag natin, care group, sa grupo. At sinabi natin na, posible ka, ibinibigay ng Diyos sa'yo na isang mag-mentor sa'yo, pwede mas magaling ka. Pero okay lang yun. Kasi once na naisip mo na, magaling pa ako sa'yo. Magaling pa ako sa dito eh. Bakit siya ibinigay ng Diyos sa'yo? Mas magaling ka pa pala. Anong gusto ko ituro sa'yo? Sabi ni brother ko kanina, humility.
Kasi kaya minsan binibigyan tayo ng kapahalan ang palagay natin mas magaling ka pa. Tuturuan ka pala na. Kaya naisip ko yun, gusto ko magturo na muna yung humility. Bawa, tapos ka ng ikaw isang engineer, isang lawyer, isang accountant. Tapos lang biglang gusto mag-mentor sa'yo na napalagay sa'yo ay great chicks. No? Kung 75 pa ang grades ng great chicks, pasakawa pa. No? Tapos na-interview mo, nasa isang karang. Tapos, uyahiya pa. Ah, doon, sa timpok to, elementary school. Ikaw naman, graduate ka ng university, general, Adams, okay ka. Kaya binigay na ulo sa'yo. Huwag natin isipin na wala siya pwedeng ma-download sa atin. Ibig sabihin, meron ibang bagay na pwede kang matutunan sa kanya at siya sa'yo. No? Kaya, ang isang totoong disciple ay connected sa isang mentor. No? Kasi sa totoo lang, hindi ko kayo pwedeng i-mentor na lahat. Matutong mentor naman ako. Dito parang may mga salita lang ng buhay at pwede rin pag-usapan, mag-encourage kayo, mapalakas. Pero yung daily weekly na pwedeng mga tao na pwedeng mag-pray sa inyo, pwedeng makakabot ka agad sa atin, yun po yung small groups. Kaya nga doon tayo pupunta. At pag-usapan natin, ang number four, a true disciple ay hindi lang connected sa Lord, sa church, sa mentor, leader, teacher, o ate, kuya, but connected to other disciple. A true disciple is connected to other disciple. Or a true disciple is connected to each other or connected to one another. Christianity is all about relationship. At ang tao po, ang bawat tao po ay nangangailangan ng relasyon. Tama? Akalahin mo, mag-isa ka lang talaga. Dapat, kung hindi tayo connected sa isa't isa, mahirap. Hindi, parang mahirap kung isipin na mag-isa ka. Nasa isa kang isla, ikaw lang ang tao doon. Kaya nga si Adan, naglikha ang Lord na babae, pinatulong siya at kinuha siya sa tadyang. Kaya yung mga babae daw, minahanap ko, nasaan ka lang yung nawawala yung tadya? Parang tagal naman. Nagpidal na daw ng renta, pataas, parang hindi na yun sa tadya na nawawala. So baka yung tadya na yun, nakain na ng aso. Sayang naman, na-adobo na. Napasama sa adobo. Adobo yung tadya, kaya hindi na nakarating. So ipag-pray natin, yung tadya na yun nawawala, eh, talagang ano, mamamakita tayo. So, ang tao po ay nilikha para tayo ay magkaroon ng relationship. Christianity is about, it's all about relationship. In every relationship, in every relationship, meron, kinakailangan po na, para magkaroon ng relasyon, ay meron pong dapat communication. Tama? Kasi kung wala pong communication, paano kaya nagkakalasyon? Kaya meron akong kapatid na tinanong ko, Sister, paano ka ba napasagot ka? Paano ba lumigaw sa'yo? Eh, mukhang hindi nagsasalita eh. Sabi, mas pala po, sinyasa na lang. Ha? Pwede rin naman, di ba? Pwede rin, o yung kilos, o galaw, iba pupunta, hindi nagsasalita, pero pwede lang itong kilos, no? Parang alam mo na medyo nagpapahiwatig, may dalang buhayo. May naman ng sweet buhayo. May dalang kampupot. Diba? Bakit mo na lang yung mga rose na yun eh. Lahat ka, di ba? So, meron talaga ano eh, meron kang something na i-communicate para makabuo ng isang relasyon, kahit man yan ay sign language. Kaya may mapapansin ka na pipi at pingi, pag-asawa din, di ba? Eh, sa'yo. One, four, three, I love you. Di ko alam kung talaga gano'n sino magligawan, pero yung side language. Sino ba ang side language sa inyo? Wala, alam. Parang minsan, nakaka-challenge magdala ng side language, alam? Para makapagdala mo sa mga pipi, alam?
Tapos sabi, ah! Parang, di ba, sasaya, tawa lang din sila, no? Ikaw naman, makapakha ka. Di ba? At least walang ingay. Tama. Malay mo, ah! Diba? Ang dadalagal din, ano? Ano? Nagkabibigyo mo ngayon? Ang dadalagal, ang bilis eh! Ano? Kapiling ka sa kanila. So, mayroong communication. Pinalan ko po, minsan, ang lakas ng komunikasyon, minsan hindi nadadaan sa salita. Kaya may kasabihan na, di ba, ito, action, speak, louder than words. Halimbawa, God's all of the word that we gave is only made of the Son, whosoever believes, he shall not have to have the everlasting life. Yung volume ng kanyang buhay, talaga naman pumalingaw, wow. Kahit hindi siya nagsalita, nakapakulat siya, namatay siya para sa iyo, ang lakas ng dating na ano. Na napakasama natin. Na ang sabi ng Bible, tayo ay we are just filthy rags. Ano yung filthy rags? Maruming basahan. Sabi ni Lord Jeremiah, Jeremiah, pahingi ng basahan. Yung Jeremiah, pupuha ng, ay, ito, marami akong bimpo. Basahin, basahan, bimpo. So, hindi po, bimpo. Ang basahan, tinuturo ko yung pangalan kung gaano karumi yung tao. Dito, mapalirealize natin kung gaano mahalaga ang tao. Sabi ng Lord Jeremiah, kumukay ka ng isang bangkay ng tagal na nakalibing. Na itong bangkay na ito ay minander o minasaker. May parang pinagsasaksak. Parang naduguan-duguan. Kung yun po ay nakalibing ng mga 10 days, sabi niya, kuhanin mo yung damit, yun yung basahan. Ganito kayo karumi mga Israelita, mga tao. Ganito tayo naging kadumi sa Panginoon. So yung communication, kung paano kinumunicate ng Lord yung pag-ibig niya sa atin, ano, makasalala pa tayo, mamamangha tayo, ganun tayo karami at inibig tayo ng Panginoon. So, Christianism is all about relationship and yun nga, about every relationship we need communication. At ano yung i-communicate natin? Sa pinakita ng Panginoon, tignan po natin yung 1 John 4:7 pababa hanggang doon sa 11. We must be connected in love, number one. We must be connected in love. So, yun po yung ating i-communicate. Love. We must communicate love and we must be connected in love. Loving one another. 1 John 4:7, sabi ng Bible, dear friends, kain natin. Okay. Dear friends, let us love one another because love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God because God is love. God's love was revealed among us in this way. God sent His one and only Son into the world so that we might live through Him. Love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Dear friends, God loved us this way, we also must love one another. Kanta mo yan eh, kung mapapasin natin yan rin ng lyrics. Kaya lang yung pagkakatranslate ko sa NIV at Beloved. Doon, Beloved, let us love one another. Love, so love is from God, and everyone who loves being born of God, in the way of God. The one who does not love, does not know God, because God is love, beloved. Let us love one another, 1 John 4, 7, and 8. Wow, di ba? Yun pala yun! Yun mismo ang lyrics, walang masyadong binago kaya lang sa NIV yun. So, ang sabi mo doon sa bandang huli, actually, verse 19, ang sabi doon ay we love Him because He first loved us. Ang sabi naman doon sa verse 10, love consists in this, not that we love God. Hindi mo naman tayo umibig sa Diyos na naon eh. Not that we love God, but that He loved us. Siya ko yung muna nagmahal sa atin. Wala ko tayo kapag ipag-ibig sa Diyos, sumasumpungan tayo. Kasi makasalanan na tayo eh. Kaya, ganito ko, ang Panginoon, siya ay
Diyos ng pag-ibig. Tama ko ba? Amen? Diyos ng pag-ibig. Subalit ang Diyos ay Diyos ng justisya. At kung sa pagkakasalan natin, ni Adan at ni Eva, na naman natin kasalanan, naging maruming basahan tayo sa paningin ng Diyos, kinakailangan may magbayad ng kasalanan. Sa lahat na nung i-judge na ang lahat ng tao, sabi ng Panginoon Jesus, no, Father, ako na. Sasagutin ko na. Sagot ko na to. No, sagot ko na to. Siya yung naging propitiation. Ibig sabihin, pampalubag loob. So dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, naglubag ang loob ng ating Ama nasa langit. Ganun po tayong pinahalagahan ng Diyos. At gusto kong i-connect doon sa kung pinahalagahan tayo ng Diyos ng ganyan na lang, ano ang nakita sa atin? Sa totoo lang, parang wala namang nakita sa atin. Masalahan nga tayo. But, talaga kung gano'n na ang pinaka, the most precious commodities on earth ay mga tao. Tayo po ang pinakamahalaga. Wala pong ibang pinakamahalaga sa daigdig kundi tao. Bakit po? Ang tao po ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Well, hindi sinabi, at nilalang ng Diyos ang kilipante at siya nilalang sa larawan ng Diyos. Diba? At nilalang ng Diyos ang kalabaw, baka, aso, kambing, manok, at sila'y nilalang sa wangis ng Diyos. Sabi ng Bible, kinukuha siya ng kaligabog at hinigahan ang hiningan ng may buhay. At ang sabi ng Bible, let us make man, sabi ng God, let us make man according to our likeness in our image. So nilikhan po tayo sa larawan ng Diyos. Kaya, ganito po, ang isang pong totoong disipulo ng Panginoon, doon sa unang-una palang binasa natin, di ba, ay tayo inuutusan na gumawa ng disciple. Sabi ng Lord in Matthew 28, go and make disciples. Sabi ng isang author na binabasa ko ng libro ni Joey Bonifacio, sabi niya, sa bawat mga negosyo o business, merong pinapagawa ang kumpanya na nagiging the best na ginagawa at nagiging coffee. Tama? Coffee ang kanilang product at ginagawa sa kanila. Napakahalaga no, naman na yun ay gawin. Kasi yun ang napaka-precious commodities nila na kanilang negosyo, coffee. Kaya hindi sila magpapatalo. Kahit magkaroon ng coffee bean, Mr. Bean, kung ano nung bean, kung ano diba? At wala. Nescafe, ano, tinalo na ng Starbucks coffee. At malayo pa ba, amoy mo na. Diba? Kaya naman yung isang tasa, meron 120, 60, grabe na kayo, diba? Ah! Kapila! 100! Eh, 3, 1, eh, pagkano? 5 piso, eh, kapila na! Toyota! Ano? Ah, okay, ola yung agad eh, ano ba? Avon! Diba? Triumph! Oo, diba? Beige! Pwede, ade. Mga underwear din ang beige eh. Ano pa? Noong araw, panahon namin, mga t-shirt, mga hunting t-shirt. Sigat na sigat na pagka t-shirt, mga hunting. Yung mga may paa dito. Sino mo pang mag-draw? Levi's! Jeans, diba? Church! Iba-iba, di ba? Sabi ka rin naman, Pastor Archie. So, di ba? So, confused pa lang yun. Sabi, di ba? Sabi, Lord, go and make disciples. So, disciple pala. Ang business plan natin ay to go and make abang mahirap pala. At ang gagawin mong disciple, the best disciple ever. Kasi mahalaga to eh. Tao. Hindi make mo to, go and make. Kasi nga, di ba, yung image and likeness ng tao na kamukha ng Diyos na wala eh. Kaya i-remake yun. Christianity nga in the making. So tayo ay naunan nilate na ginawa ng Panginoon. At iba sa atin, ginagawa pa. At
talagang nililito kay Panginoong Husto hanggang sa makamukha natin yung pattern. Sino pattern? Jesus! Yung ating pulma. Parang okay, lalo sa dulo yung pattern. Kapag kahawig na, okay na, pwede na ito. Ito na, pwede na itong ilagay sa ano, parang baga sa Toyota, finish product. Wow, grabe! Remote control, kumbaga bagong innovation ng Toyota. Ay remote na nakokontrol ng iyong cellphone na Samsung. Wow, pagpindot mo ka nun sa parking, walang driver, pupunta ka, yes. Napalod nyo ba yun para makabagong innovation? Grabe yun, walang driver galing sa parking. Titignan mo na siya, tapos inilipo mo ka nun. Mayamaya na doon sa sasakay ka na lang. Innovation na at yun ang mga latest na innovation ng mga sasakyan. So, ang tanong mo, itutusan ng Lord na gawin magkaroon ng the best disciple ang Panginoon. Gusto mo lang magiging the best disciple? Or gumawa ng best disciple? Kasi tayo mo yung tanong na. At kapag ka okay na tayo, dahil ikaw tayo naman ang mag-mentor. Diba? So, ibig sabihin, ang Christianity po ay napaka-precious commodity yung Christianity kasi ginagawa ito, dinidisciple ito, at ito ay ang kinukommunicate ito, kumbaga, nagagawa ito sa pamamagitan ng pag-ibig. At number two ay pagkapatawad. Isunod agad natin yun. Pag-ibig, kuni-connected tayo para kumbaga sa ano ay alis tayo sa kotse na halimbawa. Halimbawa, bato. Sabi ni Lord, Peter, ang ibig sabihin ng Peter ay Petros or Petros, small rock, small stone. Then, you are Peter, and upon this rock, huge rock, Jesus, si Jesus yun, upon this rock. Ibig sabihin ng Panginoon, si Lord ay, it's the rock. God is the rock. Jesus is the rock of our salvation. Sabi, upon this rock, Peter, I will build my church. Ipapagod niya yung small stone, batong buhay. Nung tayo tumanggap sa Panginoon, nagkaroon kasi tayo ng buhay. So tayo ay buhay na bato din. Ikinukunik-kunik tayo sa Panginoon din, kunik-kunik tayo sa isa't isa. At sinisimento mo niya ng pag-ibig at pagpapatawad para ho magkaroon ng isang napakagandang building na kung saan lalandingan ng Panginoon. Kaya minsan, di lumanding ang Panginoon sa church kasi, bro, away-away, parang hanggang sa kala. Nakita na ba kayo ng mga graba? Ano ba ito? Diba? Siguro, diba doon, batong buhay, mga graba, mga hangin. Di ba walang buhay? Pero pag yan ay napagsama-sama, ito, may mga format tayo dito, napagsama-sama at sinementuhan, may hanggang building na, wow! 46 Luzon Street, second floor, signal. Building na natin pala yan. Dati mga graba lang ang hatapag doon, di ba? Sa Sunday, may anniversary na tayo. Diba? Nagiging isang dwelling place. So, kagaya din natin, ang Christianity ay isang relasyon at ang kinukommunicate natin ay ang pag-ibig at pagpapatawad. Number two, we must be connected by forgiveness. Forgiving each other. Pagpapatawaran. Masabi mo nga ako kanina, sa isang daigdig na parang walang pagbibigayan, parang paano pa kaya yung pagpapatawaran? Kasi ang pagpapatawaran po, nagkasakita na ng damdamin eh. Eh, ang kaugalian po ng daigdig at kasama mo tayo mga Pilipino, wala tayong magawa. At tayo mga Christian guilty dito, di ba? May mga, tayo mo, di ba? Gusto lagi natin maunahan. Sa mga pinto, yung mga labas, para bang may nagkasabi siya, gusto mong mauna. Sa mga sasakyan, gusto mong mauna. Pagbaba, gusto mo rin mauna. Pag ikaw ay nagingran, gusto mo rin mauna, kaya ang dami nagkakabanggaan niya, ay pagbigayan eh. Diba? Sa mga LRT, MRT, talagang... Para bang lagi gusto mong mauna, bakit kaya gano'n? No? Pero kung tayong kaisipan na gano'n, ayaw nating yung mga kaisipan na ayaw nating malalamangan. Then, sabi ko ba? In general, ang maraming Pilipino naman.
bago tayo maging Christian, siyempre na, hindi naman kaagad yung pagbabago sa buhay natin eh. Kinakailangan marinig natin ganito, or mapagmulay-mulay natin. Oo nga, at lahat naman gusto makauwi ng bahay ng maaga. Lahat naman nagmamadali. Pero, pagparanya na nga ako. Diba? Halimbawa, sa, sabi mo, yung malinig ang tanda ako sa nga. Eh, minsan, natapak-tapakan ka pa. Kung ano ba nang ayos kayo, hindi lalo ka nang dinakapasok sa kalba. Maging sa airplane mo, napansin ko, sabi ko ito sa kasama ko, alam mo, sabi nung, halimbawa, sabi ng flight stewardess ay, malapit na, at kalalapag lang po natin sa mga binibili at mga ginoon. Kalalapag po lang natin sa binibili, okay no, international airport. Manatili po na ito po, huwag kang kalagay ng sinturong pangkaligtasan habang nakikita nyo nakailaw ang senyali sa sinturong pangkaligtasan. Sabi ko sa kasama ko, alam mo, bibigyan ka ng 1 million kapag mayroong hindi nakatiis, kapag walang lumagapak na, no, na seatbelt. Tapos, alam nyo, kasasabi-sabi pa lang muna na, huwag po natin, magkukunan na lang tayo at kukuli yung gamit namin habang hindi po nakatingin lang ang ano. Mapapagla. Then mamaya, tumatak po pa ng kaunti. Tayo pa na yung mga tao. Kukuli na lang. Tapos nakakaroon po tayo. Sabi ko sa kasama, buka ka lang po pa. Mamaya tayo. Alam mo, pag nagpahaya ka, sabi ko sa kanya, makita mo, o tayo na lang. Aluwag ko. O, loob natin lumabas, samantala mo nakapagsisig. Sito ka ba? Makautok-autok ka pa? Bakit kaya kayo? Sabi ko, lahat naman yan. Pipila doon sa kung may baggage ka, pipila naman doon sa ato. Diba? Lahat naman yan para nagpapadali. Diba? Palaya ka. Ngayon na po sa bahagi nyo ng ating buhay, minsan hindi pa natin magawa ng kaparayan, doon pa kaya sa magpatawad. Iba na ito. Ba, iba na ito, pastor, ang kasa. Sakta na ko eh. Bala siya, malig siya. Hindi ko siya ipuwi, kahit kailan. But, ang Christianity po ay pagpapatawad. Tanong, gaano? Kung pagbabayagin tayo ng Panginoon sa naging utang natin sa Kanya, kaya-kaya natin bayadan. Siyempre, sabi na Bible, hindi natin kaya bayadan. Pagkalagay ng ating utang. Kaya mayroong awit na He paid the debt, he did not owe debt. I owe the debt, I could not pay. I needed someone to wash my sins away. So, hindi katagal sa kanya. He paid the debt, he did not owe. I owe the debt, I could not pay. I needed someone. Was my sins and now I sing a brand new song, amazing grace, Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Tama? Explain ko yun. May utang tayo, nagbayad siya ng utang na hindi niya utang. At kinakailangan nating, meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Siya yung nagbayad ng ating utang. Tama? Maganda na. Clearison na nakarin na yan. Bago-bago kami ng Christian. So hindi mo natin kayang bayaran ng ating utang. Kaya yung mga nagkakautang sa atin, kaya natin papatawad yun. So Christianity is all about we must be connected by forgiveness, we must be connected in love, we must be connected by forgiveness. Number three, we must be connected in trust. Trusting each other, magtitiwala sa isa't isa. The foundation of all relationship is trust. Is trust. While truth is the foundation of trust. So tingnan natin yung trust na ganito. Ang T ay ang pundasyon ng trust ay truth. So yung truth, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth,
Diba? Bakit tayo nagmerong trust sa Panginoon? Kasi siya ang truth, tama? So, isang mong relasyon, kung wala pong pagtitiwala, magkakrumble po yan, mawawasak po yan. Tiwalaan po yan eh, parang mag-asawa, mag-aibigan, as a church. Meron kang tiwala sa isa't isa. Ang RI stands for reliability. God is reliable. No? Mapapanaligan natin ang kanyang salita. Kapag sinabi ng Panginoon ay, I am coming soon, dadating siya. Panalig tayo doon. No? Pagkaminsan po yung ating, hindi tayo masyadong mapanaligan. Yung salita natin ay bago-bago. Si Lord, ang sabi ng Bible, Jesus Christ is the same. Hebrews 13:8, yesterday, today, and whatever. Walang kanino ang paglilibang. Truth, reliability, or reliable dapat, unity. Dapat ang ating buhay ay mayroong kaisahan sa ating isip at ang ating puso at ang ating gawa at ang ating salita ay iisa. Para ang Diyos, ano? Sabi ng Bible, I and the Father are one. There is only one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit as one. They are united as God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So, yung salita at saka ang Diyos ay isa. Kung ano siya, kung ano kanyang salita, yun siya. Hindi yung nagbabago. So, dapat yung ating pagsalita, yung ating action, yung ating ginagawa ay hindi kakaiba sa ating sinasabi. Para po, maging matibay o tiwalaan sa isa't isa. Ang sumunod ay TRUS standard. Dapat ang ating samahan ay mayroong certain standards. Ang sabi ng Bible, be holy because I am the Lord your God is holy. Ano ba ang pundasyon o ano bang standard natin sa buhay? No? Kasi pag sumalaw tayo sa mga biblical standards, yung mali na talaga. O baka naka-standard tayo ang ating pamantayan, standard pamantayan, baka ang pamantayan natin, yung sabi-sabi na matatanda. Ay di sabi ng nanay ko, ganito eh. Huwag daw akong mag-aasawa ng mayroon lang dito, dini-dini, mamamatay daw. Sa dalawa naman tao mamamatay, tama? Alam mo mga pangasawa mo, hindi na mamamatay. 200 taon na, hindi pa rin namamatay. So, kung ano-ano mga kasabihan, merong dapat daw yung tatay ko, nanay ko mamatay. Pag birthday niya, hahainan natin ang pagkain. Kasi para makasama natin sa pagkain. Ayun pa, tayo na umukos, di ba? Kinakain ang daga. Sino nagsabi na kumakain pa yung patay? Pag buhay, pakainin na natin ang masasarap, di ba? Ang standard na dapat natin, hindi nakasali sa pamahain. Mga standard na pag may patay, huwag maliligo. Tama na rin ito ngayon, pag gano'ng standard, mamatay ng buhay. Huwag doon maliligo. Diba, saan mo nagsimula? Bakit mo huwag maliligo? Eh, 10 araw na nakapurol, walang liguan. Huwag baka mo lang pamilya. Bakit naman kailangan yung maliligo? Kasi, ano po yan? Diba? So, huwag po yan. Pag naligo, mapapasman. Tama? Kaya pala sabi ng pinakalula, ay, huwag ito, maliligo na. Kasi na. Hanggang sa nagsalit-salit-sabi, at siya, ano mo sa maliligo? Hindi naman yung mga dahilan. Pag may, ano daw, may lamayan daw, mga pamantayan, huwag daw magbabalis. Eh, bakit kami nagbabalian? Kasi naman, noong unang-unang panahon, ang dami na rin paglamay. Habang naroon pa magtakot, nagbalis pa naman. Di, alika mo, no? Hindi mo naman semento ang bahay ng araw, tama? So, bastos yun, no? Yung maligaw mo, sumasabi sa mga tao. Kaya sabi, huwag magbabalis. At kung ano-ano pa ang mga pamahiin na hindi naman pamantayan ng Bible. So, dapat ang samahan, ang pamantayan ng isang samahan at para magkaroon ng tiwalaan ay ang salita ng Diyos. Amen? Then time. So, ang samahan ay nangangailangan ng panahon. Huwag yung sabing, bakit ako sumayon eh?
matik-matik, pagpay tayo. Sama-sama kami, pagpay tayo. Sama-sama tayo, pagpay tayo. Bakit? Hindi ba binigyan tayo ng Lord ng 24 oras lahat, tama? Sino dito 22 hours lang binigay ni Lord? 24 hours! Lahat tayo, mga kapatid, ang panahon ay gugulin natin sa tama. Sabi ng Bible ay redeem the time because the time is evil. Salamat sa Panginoon na dito kayo ngayon sa halip na magulo na SM. Kasi alam ko dahil nagbigay kayo ng panahon sa worship, pagkasama-sama, sa fellowship, sa pakikinig sa Lord, mayroon something na nagbabago sa ating loob. Amen? Mayroon something na kaya ibig sabihin, hindi po tayo nag-aas kaya ng oras dito. Amen ba? Kasi alam ko, mayroon something na nagbabago sa atin. And last, ang Christianity po, gusto bakit po natin ginagawa ito? Ang Christianismo ay relasyon. Christianity is all about relationship. Isang relasyon na gusto mo yung grupo mo. At ulit din siyang sabi natin kanina, ay maging isang the best disciple. Ang iyong kaisipan para sa kanya, Lord, gusto ko maging yung potensyal na lang sa kanya, maabot ko yung destiny na itinawag ng Diyos sa kanya. Ganun po yung Christianity. Hindi po ito yung talaga mentality is naigid na once na napansin kong tumataas yung isa, ako lahat na lang ang panin. Sige pa kayo sa kanya niya. Diba? Ganun sa ano, sa daigdig eh. Pag medyo umahangat ka, ang dami mo mahatak sa'yo pababa. Tama? But in Christianity, magkaroon po tayo ng kasipan na in Christianity, sa grupo natin, ang intention mo, doon sa relasyon na nagbubuo, sa grupo mo, ang intention mo, time will come makita na naging part ka ng buhay niya at naging the best disciple siya. Isa siya sa the best disciple. Kumbaga sa kotse ay na nag-innovate ng todo. Napakaganda. Naging napakaganda ng buhay ng taong ito at nagamit ka. Wow! Yun po ang buhay. Yun po ang Christianity. Kaya po ang bawat isa, baba sa small groups, saan po kayo, huli pa kayo, huli ka pa kayo, sa isang small groups, ganun ang kaisipan ng isang isa. Wow! Isang araw ba nga nakita tayo ng mga tao na talagang ang gaganda ng buhay. Na talagang nagkakatulungan. Buo yung komunikasyon, ang pag-ibig, komunikasyon ng kapatawan, or connection, pag-ibig, connection ng pagkapatawad at connection ng pagtitiwala sa isa-isa. That's Christianity. Kung hindi mo ganun Christianity, at hindi natin gagawin ganun sa pagdadaan ng mga panahon, matagal pa mo dadalhin sa iyo. Pero praise God, alam ko sa mga kaisipan ito, unti-unti ko, bababago ang buhay ng Christians. By the grace of God. Tayo po manalangin. Kasama rin po natin ang mga nanonood. Ako na po ay ikunay po natin ang ating sarili sa Panginoon. Dapat tayo at ikunay po natin po na ang ating buhay sa Panginoon. Because Christianity is all about first relationship. We must be connected to Christ. Sabihin po natin, Panginoon Jesus, nato po aking buhay, nais ko po, naiugnay ito sa iyo. Ikaw po aking Panginoon, ang tagpagligtas ng aking buhay. Amen. Salamat po, and God bless you. God bless the Philippines, God bless Israel. Palapan mo lang sa Panginoon.